Tama yan. Sige, magkwentuhan lang naman tayo dun po sa mga kababayan nating mga Pilipino sa ibang bansa. Kayo ba'y nag-lunch na? Nag-breakfast na? Kasi breakfast dun sa iba. At dito naman sa atin sa Pilipinas, kayo ba'y nag-dinner na? Alam niyo, itong ganitong oras po ang ano eh. Majority ng mga tao sa buong mundo ay gising na. Di ba? Magkakaiba kasi yung oras. Pagka ho kasi umaga tayo nagla-live, tulog pa yung nasa may parte ng US, Canada at ibang mga lugar. Pagka, lalo na po sa Europe at saka sa gitna sila. Kaya ganitong oras, alam kong gising na sila. Ayan. Okay? Well, light lang po tayo, magkwentuhan lang. At ang maganda pong balita, ito, kailangan pong maganda, lalo Sabado ngayon. Kanina pong hapon, or maghapong ito ng Sabado dito sa Pilipinas, ay nasaksihan na po ng mga Pilipino, hindi lang po taga Metro Manila, may mga kung saan-saan ang galing na lugar, ang kontrobersyal na Ermita Rojas Boulevard na mayroong project na ilagyan po ng white sand or tinurog na bato yata yan, kung anong tawag dyan. Napakaganda po. Ako, mamimiss nyo ang mamimiss po ninyo ang ermita, ang City of Manila kapag natapos ito. Lalo na po yung mga kababayan nating minsan lang mapadaan dyan o halos talagang hindi napapadaan sa marami ng mga taon. Dati nakikita nyo basura. Dati nakikita nyo mga taong natutulog or mga tao po na Okay? Tama yan. Okay. Baka ako magtaka rito kung ano itong block na ito. Ito po yung microphone ko. Di ba? Microphone po ito. Baka kala nyo kung ano itong block na nasa harap ko. Ito po yung microphone na ginagamit ko. Okay? So inuulit ko, lalo tigit dun sa mga OFW or nagpunta ng malalayong lugar na baka nakalimutan na kung anong ayos ng Manila Bay. Huwag naman magagalit ang mga dating presidente at dating mga mayor ng Maynila, karamihan sa kanila, or mga dating opisyal ay wala na eh. Pero pasintabi na po sa kailang pamilya. Matagal hong panahon na hindi maganda ang Rojas Boulevard eh. Eh ngayon po ibang-iba na. Dati po nung mga nakaraang taon ay puro garbage at kung ano-anong mga nandyan. So naipagmamalaki po natin sa ilalim ng Duterte administration ay pinagawa at maayos na. Well, walang halong politika ito. Wala tayong magagawa. Ngayon lang ho nangyari talaga ito eh. Hindi po natin makakaila na talagang nag-iba. Kahit na ho hindi pa tapos, ay marami na natutuwa. Marami ho mga, actually may mga turistang umikot kanina. Sabi ko nga, ano kaya ito? Napairal ba yung social distancing? Dahil may COVID pa tayo. Pero mayroon naman po mga police, Maynila, ang nagbantay sa Rojas Boulevard at saka ho dun sa project na ginagawa at kanila talagang pinuntahan. Just imagine, naging controversial ito dahil may mga tumututol. Meron pong mga negatibo ang comment at hindi lang comment, kung hindi batikos talaga sa gobyerno. Sinasabi nila bakit daw inuna ito, may pandemic. Bakit daw ginawa ito, daming problema ng bansa. Bahay, hindi naman pwedeng yung iso lang po ng coronavirus disease ang pagkakabalahan ng gobyernong lokal and national. Dapat lang mayroong development, mayroong continuous na mga project sa ilalim ng build program ng gobyernong ito, Duterte administration. Paglilinis at saka ho pagpapaganda. Hindi lang ho sa Maynila, kundi sa lahat ng lugar. Wala naman hong pumipigil diyan. Unang-una kung may budget. Unang-una kung meron ho talagang pagkukuha ng pondo, bakit naman hindi? So kaya ko po inuna ito dahil ito yung positibo. Kahit na ho may mga tumututol, ngayon ay dahan-dahan na nila or nakikita na nila, aba, namamangha nga yung iba. Ang ganda pala. Okay pala ito. O, di ba? Mga ganon. Hindi katulad ng araw, ay, ang dumi. Uy, ang daming garbage o ang daming kung ano-ano. Ay, ngayon po, nawawala na yan. Okay? Ito kaya ho tinalaki ko ngayon dahil kasi nga, kanina po ay nagkaroon ng pagkakataon ng maraming Pilipino at iba't ibang kinaukulan sa ating pamahalaan na nandiyan sa Rojas Boulevard. Hindi lang ho dahil sa gustong makita ito kung hindi mga mga okasyon dahil weekend po kasi rito eh. Okay? So, ang mga taong bayan na po ang magsasabing kung tama o mali ang project na ito. Kung meron pang until now, meron pa rin tumututol. Ayaw ko nang bagitin ang pangalan, nagpapasikat lang po yung mga yan. Or ayaw talaga nito, ayaw ko sa kanila. Baka sa bahay nila, ganun. Baka sa office nila, ganun. Baka sa kanilang kung saan sila pupunta, ganun din kadumi. Hindi katulad ng ngayon, nililinis na ng ating pamahalaan.
At alam nyo, nitong nakaraang, ano, 2 days or 3 days ago, eh, meron pong nangyari na hindi natin nagugustuhan at initially sa report mukhang may nagsabotahe. Nabalitaan ba ninyo na habang kasagsagan ng ginagawa itong Rose Boulevard sa Ermita, pinagaganda, katabing-katabi lang po ito ng US Embassy, itong pinag-usapan natin, na White Sand, abay, merong lumutang, merong peace kill, ano ha, may mga namatay na isda. Yan po sa may Baseco, sa Tondo, Maynila rin. At para po sa inyong kaalaman, kasi ako po ay nakarating dyan noong araw eh, malayo po yung Baseco sa Rojas Boulevard. Yung Baseco ay nasa Tondo. Ang Rojas Boulevard nasa Ermita. So, 5th district at saka yung Ermita ay 5th district kung hindi ako nagkakamali. Samantalang yun naman pong Tondo ay 1st district. Di ba? Magkalayo. Ilang kilometro ang layo niyan. Ang nakapagtataka, bakit po maraming isdang lumutang? Tilapia pa yung iba. Diba? Hindi nyo napapansin. Alam mo yung mga mangingisda, yung pamalakaya, samahan ng mga mangingisda, yung mga negosyanteng nag-aalaga ng pispan sa Luzon, Visayas, Mindanao, o kahit na kayo mga OFW, o mga kababayan natin sa abroad, na kabisado itong binabanggit ko, wala namang tilapiang nabubuhay sa alat. Ha? Wala pong tilapia na dyan pinainaalagaan sa dagat. Mamamatay talaga yan. Pero yung lumutang ng mga isda, ang karamihan ay tilapia. Kaya ang pagdududa po ng DENR, initial report ng Department of Environment and Natural Resources, pati ang Health Department ng local government ng Manila, nagdududa kung saan galing itong isdang ito. May posibilidad na parang sabotahe. Alam nyo ba yung, hindi ko naman sinasabing galing sa Nabotas, galing sa Malabon, galing sa Tondo. Alam ba nyo yung lugar na yan? Yan po yung bangsaka ng maraming mga isda. At ang gagaling kung saan-saan ang Nabotas. Yung North Bay Boulevard. Napakaraming isda doon. Pero hindi ko sinabing doon galing. Malaki po ang posibilidad na yung mga patay ng isda or nabulok ng isda, pasintabi na po sa nag-almusal or nag-dinner or nag-lalans ngayong oras na ito. Ha? Posible po yung mga namatay ng isda kung saan-saan ang galing ng mga palengke at kung ano, itinapon dyan sa area niya. Na ang layunin lang ay isabotahe o sirain ang proyekto ng gobyerno. Di ba napakasama? Para bang, sige, tapunan natin ito ng mga isdang patay na. Ng mga isdang talagang tira-tira sa palengke. Tapos palabasin natin namatay itong isdang ito dahil sa project doon sa Ermita, doon sa Manila Bay. Di ba napakasama? Napakasama. Ito po ay nangyari na nung araw. Pero ngayon po ay tila na ulit. Di ba nung 2015 at nung nakaraang, kung di ako nagkakamali, pangatlong pagkakataon na ito, na maraming mga namatay na estadya sa Rose Boulevard na lumutang, nakala natin ay namatay dahil sa maduming tubig o kung ano man, ay mukhang hindi naman po ganun nangyari. May nagtapon lang ng patay ng isda. So nakasama. Ito, ganito po. Hindi ko sinabing 100% yan ay report. Initial report ito ng ating pamahalaan dahil nagdududa nga sila, bakit magkakaroon ng tilapia sa Manila Bay? Bakit magkakaroon ng tilapia sa tubig ng Baseco dyan sa Tondo? Eh hindi nga ho nabubuhay ang tilapia sa dagat eh. Sa tabang. Sa pispan po na inaalagaan ang mga tilapia. Okay, kung bangus pa yan, pwede. Kasi may bangus na sa dagat, may bangus din sa tabang na tubig, yung mga pispan. O yung ibang isda. Eh, hindi po eh. At saka yung mga namatay na isda doon, talagang pati kulay at saka itsura ng mga isda. Hindi, ayaw ko nang ipakita sa inyo dahil patay na nga. At saka baka nga po kumakain kayo, pasintabi na, di ba? Yan po yung anggulo ngayon ng mga pinag-uusapan sa mga otoridad. At umaasa po ako na matatapos ang kompletong investigasyon, pananagutin, ang dapat managot kung meron talagang nagsabotahe nito. Kasi kaya ho sinasabing maaaring sinadya. Kasi hindi naman ho isa o dalawang piraso lang. Aba, itunilada na yata yun. Napakarami pong lumutang na patay na isda. Sana nga po yung mga kumain ito, eh hindi naman ho madisgrasya. Kasi nung unang araw, abay pinagkaguluhan ng mga taga-Tondo. Tuwan-tuwa sila dahil parang hulog ng langit. Isipin mo, biglang may pandemic tayo, maraming gutom, maraming walang ulam, maraming nagugutom sa Tondo at hindi lang sa Tondo. Biglang dumating yung mga nakalutang na isda, di ba parang biyaya sa kanila yon.
marami nakahuli ng medyo para daw buhay pa. O yung iba naman ay talagang patay na, pero kinuha nila. Eh, ang tanong eh, yan ba itinapon ng mga taga-Tondo? Yan ba itinapon ng mga tao? Baka niluto yan. Kinain nila. O nakita mo. Sana po, wala, magandang balita naman, until now, wala pang nagre-reklamo na sila ay naging biktima. Pero yun po yung unang report na lumabas nung araw na pumutok itong balitang at nakita natin na nagkalat ang mga patay na isda dyan sa may Manila Bay. Na nakita mo na. So inuulit natin, ano ha, ayaw kong pagbintang ha kung sinong gumawa nito. Pero kung sino man po ang gumawa nito, nasa naman ang puso mo? Ikaw ba'y Pilipino? Kayo ba'y Pilipino? Meron ba kayong pagmamahal sa bansang ito o talagang pasaway kayo? Abay, sa ibang bansa po, walang gumagawa nito. Again, sa Pilipinas lang, only in the Philippines. Kung mapapatunayan na merong gumawa ng kalokohan nito, ay talagang kahiyahiya kayo. Ha? Sa ibang mga bansa ay pinagtutulung-tulungan. Walang political opposition, walang nagsasabotahe kung meron man napakabihira niyan. At kung meron gagawa lang ganun, pinananagot sa kanilang mga batas. Kung meron pong gumawa nito at nanadya, aba, eh, sinisira nyo hindi lang yung pamilya mo, yung buong Pilipinas, yung imahe ng Pilipinas. Isipin mong, uulitin ko, papalabasin ninyo na namatay dahil dyan ho sa White Chan, namatay yung isda dahil sa nalason itong project sa Ross Boulevard. Just imagine, paano mo tatanggapin niya? Eh sa halip na, ako, kung namatay yung mga, kung nakita natin punong-puno ng mga garbage ang Ross Boulevard, ayan, maaaring yan ang dahilan ng pagkamatay ng isda dahil kasi talaga namang hindi malinis. At tunayan, yung pong may Baseco compound na yan o Baseco tabi na yung Manila Bay na yan, although itong buong Manila Bay, hindi naman talaga kalinisan lahat. Sa dami po naman ang barko dyan eh. Ha? Foreign at saka domestic, ano ha, yung mga malilit na barko ay nandyan. Kaya talaga hindi naman natin masasabing 100% malinis. Pero yung mismong Ross Boulevard, tabi ng US Embassy, hanggang doon sa may Philippine Cultural Center of the Philippines, CCP, or kung saan, napakalinis niyan. Okay? Yung sa may Tondo, ibang usapan. So sana po, maayos ito at mapapanagot ang nagsasabotahe sa project ng gobyernong Duterte at ng City of Manila. Although ito po'y original na project ng national government, pero siyempre napakaswerte ng mayor dahil ang kasalukuyang mayor. Dahil walang gastos ang City of Manila dyan, eh, ginastusan ng national government. Eh, nung mga nakaraan pong mga naging mayor dyan, dalawa na yung dating mayor dyan, nawala na, huwag natin banggitin. Isa na lang yung dating mayor na buhay. Eh, buhay talaga siya, dahil ang ingay. Pinabanatan yung project. Eh, nung siya yung mayor dyan na 9 taon, wala namang nangyari. Nilagyan niya na maraming mga restaurant dyan, hindi naman nagtagal. Kasi nga, daming natutulog doon na wala sa lugar. May mga hold up, may mga kung ano na nangyari. May basura pa rin. Okay? Dalawa pala yung mayor na buhay pa. Yung isa dating presidente, ngayon isa congressman naman. Yung dalawa ho, wala na. Okay? Ilang presidente na po ang naging pangulo natin? Kalimutan na natin yung Marcos, masyadong matagal na yun. Oh, kamula nung, huwag natin pag-usapan yung Cory, patay na rin. Yung buhay na presidente, Ramos, Erap Estrada, Fidel Ramos, Erap Estrada, sino pa ba? Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, anong nangyari sa Ross Boulevard? Di ba? Kung hindi man binabaha, pag binabagyo ay katakot-takot na garbage at nakaterang natutulog doon, may mga hold up pa at saka napaka-pasintabi na po, hindi na malinis, may amoy pa ang lugar na yan. Ngayon po ay iba na. Kaya marami nang nagpupunta roon, hindi pa tapos yung project. Sa ilalim po ng kasalukuyang gobyerno. Tama ba yan o mali? Natural, tama. Nakakabuti yan sa imahe ng mga taga Metro Manila, taga City of Manila, at ng buong Pilipinas. Ayan ang sinasabi natin eh. Ah? Hindi po ako tagapagtanggol ng gobyerno ito. Ipinagtatanggol ko ang gobyerno ito kung tama ang ginagawa. Kung inyong mapapansin po sa aking mga ginagawa, sa aking mga broadcast, radio at television, o maging dito sa Facebook Live, eh, binabagit natin na magandang ginagawa ng gobyerno. Pero kapag ka po mali ang ginagawa ng gobyerno, ba hindi ko rin palalampasin yan. Kasi ako naniniwala, no one is above the law. Okay? May batas tayo na dapat umiral at dapat sundin kahit sino. Nakita naman nyo, mga cabinet secretary ng Pangulong Duterte. Pag alam namin at nakita ko na palpak ang ginagawa, talagang pinag-uusapan ko yan. Hindi ko po pinalalampas yan. Pag matino, okay lang.
Kasi ako naniniwala ang kahit sinong opisyal ng ating pamahalaan, walang karapatan gumawa ng mali sa batas. Kasi hindi yun ang kailang trabaho. Ang kailang trabaho ay dapat naaayon sa batas. Diba? Kaya yung mga gandang proyekto ng ating pamahalaan ay atin akong tinidiscuss yan. At tunayan yung pong build program. Hindi gaano napapag-usapan ito dahil natatabunan ng pandemic issue at saka ho ng political issue. Dahil ang mga political opposition at kung sino man ho mga nagpapakilala dyan dahil panahon ng pagpapakilala dahil malapit na po ang eleksyon, higit na isang taon na lang, eleksyon na. Presidential pa ito. Kaya po yung iba ang ginagawa ay, ayun, presyong pakilala. Kahit napalpak ang sinasabi, basta yung recall ba, nababanggit yung pangalan. Okay? Hindi natin pinalalampas yan. So iwan natin itong isyong ito at kwentuhan lang naman tayo ngayong gabi. Inuulit ko, gabi po dito sa Pilipinas. Kaya ho, tahimik. Kapaligiran. Okay? So mga Pilipino, mga overseas Filipino workers, kumusta na po kayo? Mga kababayan natin, kung saan saang lugar. Sandali, bago tayo magpunta sa ibang topic, itong mga, ako, dami ng nandito, no? Len Kantong, good evening. Joyce Calvin, good evening din po. Sam Morales, good evening din po. Tama po kayo, Sir Mike, salamat. Okay. Ning Gracela Uli, ayun, ganun lang siya. Lang, ayos. Sabi naman ni Tessie Osman, ilangin, ano ha? Sir Mike? Okay. Ano ito? Tatay, ano? Ano ba yan? Ano siya sabi? Mr. Flower, tatay? Mr. Ang? Okay. Thank you. Weather lang daw. Yung putang iba daw, putak ng putak. Wala naman daw hong nagagawa sa Manila. Tama ka. Binabagit niya yung at kinatalakay dito. Tracy Cervantes, good evening po, Sir Mike. God bless you always. Thank you. Si Sam Morales, Arab sir. Mas malala yun. Sabi mo yan. Yung ba yung nagtapon ng basura sa Manila Bay? Mayroong isang inutusan na magtapon ng basura tapos dumating siya at kanya naman pinupulot. Publicity lang yun. Nabuko ko yun. Kaya nga nagalit yung mga taga-Manila. Okay. Ano ito sinasabi ni Abdul Mahid, ano, CM. Hindi ko mabasa ito kasi ano ba ito? Sulat Arabo ba ito? Ano bang ibig sabihin? Sorry po ha. Yung ayusin po na hindi ko kung mababasa yan kung anong ibig sabihin niya. Okay? Mercy Gumabaw. Good night. Okay? Watching from South Korea. Oo nga pala, hindi ko nabanggit ng South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Thailand, Taiwan, Japan, China. Ayan ang mga bansang kapitbahay natin. Baka magselos. Nabanggit ko lang Europe. At saka ang gitnang silangan sa buong Middle East, buong Europe. Napakaraming bansa sa Europe. Nandiyan ang mga taga-subaybay natin sa Germany, Switzerland, sa Spain, sa Italy, sa France, sa London, at iba pang mga bansa sa Sweden, Portugal. Ano ho, meron pa nga akong nakita no isang araw na galing sa Kenya, Africa. Okay? Kita mo, nakakaabot tayo kasi nga ho, worldwide talaga ang ating, lalo na po yung aking broadcast sa radio o TV radio yan eh, sa television. By the way, plug ko na rin, 7 to 10, ano ha, alas 7 ng umaga hanggang 10 o'clock, 3 hours, every day. Sama ko dun ang Thinking Pinoy, si Thinking Pinoy. At mahaba-haba yun, 3 oras, live sa television, dito sa Pilipinas, sa radio at social media. Tapos pagdating ng alauna, after lunch, relax na ako ng bahagya after 10. Tapos 1 p.m., meron tayo namang sukatan radio program. Live din po yan sa Facebook at sa DCIR, Sunshine Radio. Ayun, by the way, nakakita nyo, naka-uniforming pa ako ng t-shirt pa ako ng DCIR. Okay, baka nag-gold kayo kung ano itong black na nakikita nyo rito. Ito po yung microphone na ginagamit ko. Okay, thank you. Yan ako na babanggit natin. Pa si Sam Morales, ano yan? Nagsisiksikan na po yung mga tilapia. Ano ba tilapia? Alam ko yun, ano ba yung tilapia yung pinag-uusapan? Tilapia sa Muntinlupa, iba yun ah. April, aba, isang suki natin si April, dinayo ng mga tao. Kasi nga ho, dinayo ng mga, totoo, dinayo talaga. Nakita ko kanina, ang dami ho tao doon sa, live nga doon kanina eh. Nakita ko rin ito doon sa SMNI News, ng aking mga partner sa SMNI, ni MJ Mondihara, at saka ni Angel Loxin, at saka si Ina. Pinakita rin ho yan, magandang Manila Bay, with Paul Montibon, yung aming partner. Sipag po yung aking mga kapartner dyan sa SMNI News.
Eh, sa amin na news department, talagang 24 hours operation niya mga yan. Ha? Na pinagmamalaki natin dahil masisipag, trabaho-trabaho lang. Okay? Buhay kayo mga partner. Rem Machano is also watching. Thank you, thank you. By the way, si April ho, taga Metro Manila, taga Taguig, di ba? April, taga Taguig ka. Hora, okay. Pimentera, okay. Oo, tama yun. Laglag bala. Anong laglag? Ah, oo nga. Mga yan, oh. Ngayon naman ay laglag isda. Yung laglag tanim, yung tanim bala o laglag bala sa airport nangyari yan nung Aquino administration. Oh, ngayon wala na. Ni kahit anong wala na nang nalalaglag diyan sa airport. O kayo mga OFW, magtiwala na kayo sa ating gobyerno, huwag na kayong nakakayan ha. Nalalo ko nung kasagsagan yung laglag bala sa airport natin. Lahat ng mga Pilipino, lahat na nagpupunta rin sa atin, yung kanilang mga maleta eh, may lock na, may balot pang plastic. Kaya pag nakakita ka ng mga maleta sa abroad, na mga kompleto yung balot na kung ano-ano nakabalot yan, eh alam nyo, galing ng Pilipinas, pupunta ng Pilipinas, natakot sa tanim bala nung araw. Daming talagang kalokohan dito sa atin. Daming pasaway. Sa ibang bansa, walang namang ganyan. Ito ngayon, ang nangyari, may parang related niya. Dating laglag bala sa airport, sa mga bagahe, ngayon laglag isda. Tama ka, no, Cora, no? Ay, nako, under investigation po yan. Ah, Murid, ano? Lamponi. Ah, demolition job yan, Sir Mike. Ayan na nga. Kaya, thank you, oh. Mga anti, oh, maraming ganyan. Ayaw ko na magiting. Sino? Hindi pa ho identify kung sino, eh. Ayaw ko magbanggit ng kahit anong organization o pangalan na maaaring nasa likod nito. Pero yun nga po ang sapantahan ng mga otoridad na mayroong nagloko, mayroong nagsabotahe. Erasita Briones Dolores. Good evening, Sir Mike. Good evening po. Tagasan po kayo. Okay. Ayan na, si Sam, itaga mo Hong Kong. Si Ate Teta sa Batangas City. Thank you. Ingat lang kayo dyan. Sige, White Chan. May say takla. Okay, watching po sa Damam. Ano ito? Ano ba yung Damam? Sa Middle East, di ba? Mabuhay po kayo, ganun din po kayo. Ah, si partner, MJ Mondia. It's also watching. Thank you, ha? Thank you, partner. Nandiyan kinakita ko yung news nyo kanina, kaya doon ko nang nakita yung magandang ano, nangyari dyan sa may Rose Bowl. Diba? At yan, ha? Daisy Usman. Ah, tama, nakita ko na ito kanina. O, tama kayo dyan. Mm-hmm. Okay, tama. Taga Tilapia. Oh, si Arman Martinez is also watching. Taga Batangas. Macario Ahilion. Ayan, mula sa Italy. God bless, Mike. Thank you. Kumusta na kayo dyan sa Italy, no? Sa Rome. Ingat-ingat lang po, mga kababayan natin dyan sa buong Europe. Maraming Pilipino dyan. Million siguro. Ha? Romel David. Sir Abi, noong laglag bala, ngayon laglag tilapia. Sir Abi, no? Mike po, ano yung Abi sa Kapampangan? Pero apelido kayo tama. Ito, binabagay ko na yung test dito kasi yung mga nagpapalot. Ah, di ba? Eh, trabaho nila yan. Mga kulik ang binabagay at ibang mga media man. Wiki naman ngayon. Huwag natin bagitin yung mga media gumagawa ng kalokohan ganyan. Chacha di. Sir Mike, no? Halatang, yun na naman tayo. Halata daw dilawan. Dilaw-dilaw. Ah, Macario, thank you. Ah, yung dilaw-dilaw ba? Kung sino-sino dilaw. Lang, ah. Sige, maliban po dyan sa isyong yan, ito hindi ko pwedeng palampansin. Actually, isa rin ito sa ating gusto kong parating sa inyo. Itong nakaraang, kalabay ito, Thursday ba? Tama. O Thursday o Wednesday ba? Itong week, nakaraang linggo lang. Sa Kongreso po kasi, alam niyo, tuloy-tuloy po ang pagdebate tungkol sa budget. Especially yung ating proposed budget for 2021. Sa mga maraming controversial doon. Pero isa ho sa aking pinagka-interesan dyan at gusto nating iparating kasi malapit na po yung opening ng school year 2020-2021. Ilang beses na nga na-postpone dito. Kung walang pandemic tayo sa coronavirus, dapat ng June pa, nag-start na po ang school year na yan sa ating mga public school, elementary and high school. Okay? Pero dahil nga ho sa mayroong pandemic, so na-postpone dito, dapat August, wala rin nangyari kasi may problema pa. Ngayon po ay gagawin na ngayon kami ito, this coming ano, October 5, kung di ako nagkakamali. So first week ng October, opening ng class. Pero alam ba nyo, na-discover ng Kongreso, lalo ni Congressman Rodante Marcoleta. Magaling talaga itong mamang ito. Itong Congressman na ito, masipag. Nasilip niya na hindi pa lahat talaga 100% nakaprepare ang ating mga school teachers, ang ating pong Department of Education. Yan ay dalawa pa lang. Ay paano kaya yung mga local government?
At napansin ho doon na napakalaking pera ng ginagastos ng ating pamahalaan para ho doon sa mga paghahanda. Pero mukhang hindi naman Department of Education lang ang dapat ang gumawa, kundi pati ho yung ibang mga gawain ng mga taga Department of Education ay inaasa pa sa UP, University of the Philippines. Ah, so maraming butas na nakita. Ah, hindi lang ho yung gagawin sa open na klase, kung hindi yung paghahanda sa magitan po ng, alam mo na, online. Online na pag-aaral ng mga bata kasi bawal nga po sa eskwelahan. Yung social distancing, dapat umiral ito. At yung mga proteksyon tulad ng face mask, face shield, ano ha? At maghugas ng kamay. At saka talaga yung mga bata, hindi po pwedeng makontrol yan kapag nagkasama-sama na. So lahat online. Mukhang hindi pa rin handa ang ating Department of Education sa kasiguruhan na lahat ay merong magandang signal. Pangalawa, pati ho yung mga gagamitin ng ating mga estudyante sa pag-aaral ay hindi pa rin po malinaw kung ito ay na-i-distribute na sa bawat rehiyon, bawat probinsya, mga liblib na mga barangay. Akalain ba ninyo na minsan po yung mga nagdadala ng mga election tuloy, school supply? Aba, yung mga teacher pa nagdadala nito, hindi naman pala trabaho ng teacher yan. Ang sinasabi po ng Kongreso, ni Congressman Magculeta, yung mga teachers, hayaan nyo makapag-concentrate ng pagre-review, pag-aaral kung ano ang kailang magandang ituturo sa mga bata. Huwag niyong obligahin na sila mag-distribute ng lahat ng election material, election tuloy, school supply. Okay? Yung mga school supply, nalang ko talagang election kasi mga teacher din ang ginagamit sa election. Kawawa naman itong ating mga public school teacher, lahat na lang kailang trabaho, hindi naman nila pala trabaho yan. Department of Education pala, sila yung gumawa ng paraan kung paano ma-distribute ang lahat ng school supply sa bawat rehiyon, bawat barangay, bawat prok, o kung saan-saan nationwide. Ang nangyayari po ngayon itong mga nakarang linggo at buwan, aba yung mga teachers po ang umiikot, nagdadala na itong mga ito sa barangay, eh hindi naman trabaho nila yon. So para bang nagtipid yata yung Department of Education? Again, hindi ito gusto ng Pangulo. Dahil isipin mo ba na ang ating Department of Education ang merong pinakamalaking budget taon-taon yan? Ngayon po, kung di ako nagkakamali, ang proposed budget for 2021, maabot ng 750 billion pesos. Lagi sila number one. Nasa sasalig ng batas po kasi yun. Under 1987 Constitution, number one po ang budget ng ating Department of Education. Kasi nga, number one, education. Na priority nga po ng ating pamahalaan. Tama yun. Number two, DPW, sa pasulit-sulit na pababa. Ayun, napakalaking perang yan. Kasama na pagkakagastusan yan, siyempre itong opening ng klase at paghahanda sa lahat ng mga school supply. Sabi, saka yung pag-distribute ng lahat ng kailangan. Hindi pala dapat teacher ang ginagamit. Dapat meron silang ibang manpower o ibang yung mismo kanilang ahinsya ang pamilo. So kawawa naman itong mga teachers, bakit inaabala? Hindi naman pala ganun. So kayo mga teachers, ano ha? Kaya hindi nyo obligasyon pero ginagawa nyo, salamat. Ang sinasabi po ni Congressman Marcoleta ay dapat ang teachers ay makapag-concentrate doon sa kung ano ang kanilang pwedeng maituro o magawa para mahubog ang talino at galing ng ating kabataan. Di ba may punto naman eh. Eh talaga lang hong ganun eh. Okay, sabi ni Maured Lamponi, ano, Sir Mike, magandang gabi. Masarap maging Pilipino. Thank you. Oh. Marilo Colado, ano, Baranda. Good evening from Hong Kong. God bless. Thank you, ha. Sige, ito, baka tumistap ito. Ha? Elia Yurong. Okay, hi sir. Good morning. Okay. Sige, okay lang daw. Watching from, ano ito? Japan. Oh, okay ito, ha. Pero po siyang plug ng Japan. Talaga nasa Japan. Thank you, ha? Thank you. Seragon. Di Seragon. Okay. Cardo Dalisay. Sino Cardo Dalisay ito? Maraming taga-Batangas na Dalisay, ginamit lang si Cardo. Wala na si Cardo. Wala na nanonood doon. Puro yabang lang ginawa nung nakaraan eh. Pumagsak tuloy. Bravo! All my... Cardo Dalisay ka talaga. Alam ko Dalisay ka, pero hindi Cardo. Ginamit na si Cardo. Ayos ha. Marlon Baltasar. Okay? Sige, pasyato naman. Sige, okay lang yan. Taga Brazil. Uy, taga Brazil ito. Marlon Baltasar. Good, pakibanggit mga Marlon. Ano bang oras dyan? Hindi ko kumisahan doon. Time sa Israel. Sa Israel tuloy, sa Brazil. Okay?
Kasi malayo ito. Yung Europe at saka ibig sabihin yung ilang parte sa Europe, kabisado natin. Pero Brazil, hindi ko alam ang oras eh. Marlo, kung may time ka, pakibalikan mo nga ako at pakibanggit mo kung anong oras dyan sa, ano nga yun, gabi o umaga. Hindi ko talaga kabisado. Ha? Marlo, please lang ha. Levi Alulod, Mauhay Martinez is also watching. Thank you, thank you. Kumusta dyan sa Lawigan ng Batangas? Sam, na? Mano po, nagmamano, Sam Morales. Aurora Tumbado. Magandang gabi po, Sir Mike. Abe, thank you. Magandang gabi po. Jenny Cruz, good evening, Sir Mike. Good evening po. Thank you, thank you. Rowena Valera Pineda. Good, walang kayo. Okay, sige. Salamat po sa inyo. Thank you. Glenn, ay nabanggit ito kanina. Okay. Sige ho, ingat-ingat lang kayo dyan. Ha? Missed up na ho, kaya giniikot-ikot ko. Yung iba, hindi ko nabanggit yata. Katulad nito. Lydia, dali ha. Nagka ganon, baliktad. Ha? Pindot natin, diba? Baliktad. Ayun, okay? Dali ha, ano nangyari? Ayun. Nawala ba? Okay ba yung signal natin? Parang, okay, okay. Sige lang po. Dali ha, wala yung mga message ninyo. Ba't ganon? Okay, okay lang ho. Sige. Yun po sa ating mga kababayan. Itong issue tungkol sa ating pag-aaral ng mga bata, malapit na, tulungan po natin ang ating pamahalaan, local and national, ang ating pong mga kababayan, kung ano po ang kanilang mga plano, dahil na po ang ating kabataan, dahil ako naniwala, ang pag-asa ng bayan ay magmumula sa ating kabataan. Ang inyo pong lingkod, si Mike Abi po ito. Uy, pati ata kulay natin, nagbago ah. Parang nag-iba. Okay ba? Oo nga. O sige, wala tayong magagawa. Okay ba yung ano? Nawala yung, sandali ha. Ano itong nangyari dito? O, sige lang. Okay, okay. Doon po sa mga nagbabanggit ng pangalan dyan, ingat-ingat lang po kayo. So, nabanggit na natin, talakay natin ang tungkol sa Manila Bay, tungkol sa ating Department of Education, hopefully makakapag-adjust si Secretary Briones kung paano itong napansin ng Kongreso, ay maikukorek ito. Minamadali ko kasi yung budget eh. Yung proposed budget for 2021, gusto lang tapusin ni Speaker Cayetano ngayong September. Kasi yung October, pag matutuloy yung usapan lalaki, mapapalitan na siya. Mapapalitan na po siya pagdating na October dahil tapos na po yung kanyang 15 months. Yung usapan dyan, 15 months siya na magiging speaker. Tapos si Velasco, yung taga Marinduque, ay magiging aabot naman siya ng 22 months. Okay, hanggang eleksyon na, hanggang sa matapos na ang term ng gobyernong ito, yung 18th Congress. Eh tila nagpaparamdam na po yung mga ibang mga alyado ni Velasco na teka muna, parang minamadali ng incumbent speaker itong budget. Alam mo naman itong budget, marami hong mangyayari dito. Marami hong nag-uusap diyan. Marami hong pwedeng okay ba yung ano natin? Okay ba? Okay. Nanon ko lang. Eh, parang akala ko nawawala. See. Yung budget po, alam mo yung pagka Speaker of the House, kailangan maayos po yung budget. Dahil itong budget na ito, for election. Dahil next year ay campaign period na. So, kailangan maayos yung budget para ho sa kailang mga proyekto. Kasi kung wala kang proyekto, baka hindi ka makabalik na congressman, senador, or mga local official kung ano man ang posisyon na kailang pupuntahan. Natali, bakit nawala yung mga, ano? Nawala yung mga, ano ba nangyari dito? Nawala yung mga binabanggit natin mga pangalan? Bakit suma na sila napunta? Sa iba? Bakit nawala? Ano nangyari? Na-hold yata eh. Okay? Natali, ayan, yun. Okay? May mga design-design pa. Okay? Doon po sa mga kababayan naman natin sa mga probinsya na alam mo naman, itong COVID hindi pa ho tapos. Yung issue ho dun sa LSI, locally stranded individual, dati medyo hinold muna po ang pagpapauwi sa mga probinsya, pero wala na ho magawa ang gobyerno kundi mag-resume uli dahil kasi marami hong gustong-gusto na umuwi. Yung iba naman ho mga local government, kaya ayaw tumanggap at humiling na i-hold muna natin ito dahil nga daw nakakahawa-hawa. Diba, nabanggit po yung parte ng Dumaguete, Iloilo, Tacloban, at saka Salanao. Na tila meron po mga
ano man tawag dito? Meron pong mga kababayan tayo na naapektuhan. Ha? Ano ito? Nagkaroon ng flower ng ganang design. Ayos eh. Ano nangyari? Okay? Sandali ha. At itong issue ho ng locally stranded individual ay napakahalagang bigyan ng pansin ng gobyerno. Kasi hindi mo naman pwedeng hindi papauwiin sila. Natural. Eh, taga-probinsya doon. Taga-sunod sila eh. Galing dito sa Metro Manila o galing po ng ibang probinsya na inabot ng COVID. Basta ho, safe na sila after ng sub-test, pwede na sila makauwi. Pero siyempre, pagdating po sa kanilang probinsya, mayroong another sub-test na ginagawa o policy, may sariling mga policy, ang ating mga local executive, abay sundin po natin yun. Ha? Huwag po kayo magtatampo ng mga locally stranded individuals na parang feeling nyo, hinaharas kayo. Hindi po ha, paliwanag ko lang. Hmm? Yan po yung policy ng national government, especially ang interagency task force. Ha? Coordination lang. Mananalo tayo. Actually, anong tawag dito? Marami na pong nagsasabing nananalo tayo. Nilia Ortez, ano ha? Nalit ako. Akala ko po ay wala po kayong live. Oh, sige. Okay lang, Nilia. Thank you, ha? Binabasa lang natin ito. Thank you. Tayo sinabanggit natin. Okay. Oh, sige. Thank you. Ano nangyari? Ah, sa Syria? Oh, may problema. Hindi naman alam mo. Mamaya, discuss ka natin yung mga OFW kasi yung sa Australia may problema rin eh. Aha. Sige. Good evening, Sir Mike. Watching from Monica. Ano ha? Ay, sa Japan ito. Monica Kobayashi. Okay? Pero, taga Monica Kobayashi pero hindi nabanggit. Nakakasulat hapon itong pangalan. South America. O nga. Brazil. South America. O nga. Pero anong oras? Parlon, anong oras? Pakain nga, alam ko South America ang Brazil. O, anong ang oras dyan? Pakilang ha? Okay, Idol Mike, maswerte tayo sa may presidente tayo na nagmamalasakit sa atin, watching from Russia. Sabi ni Den Ortel, ano ha, taga Russia ito. Thank you, ha. Okay, sige. Sige, hanggat andyan po kayo. Sir Mike at yung mga vlogger o pro-administration ay di oobra daw po yung ibang, o yung mga media ro, na pro-negative, pro negative ang mga binabalita. May mga ganon, pero hindi naman ho lahat. Sir Marlon, oh, Marlon, pakimanggit mo yung oras. Kung anong oras sa Brazil, hindi ko kabisado. Lingling Gonzales. So, always watching. Thank you, thank you. Lo, Tori, ano ito? Mrs. Ano ito? May tama ba? Mrs. G. Mm-hmm. Sir, pabati po sa, ano ito? Dalugdug family. Ayun. Ha? Dalugdug family at saka sa, ano ito? Garciang Pinegsi. Ano ba itong, itong apelidong ito? Ha? Garcia ba yan? O, hindi ko alam kung anong pronunciation ito. Family. Greka. Ganun ba yun? Sige lang ho. Eden, ano ha? Nos Malos. Ha? Nos Malas pala. Sorry. Good evening, Mike. Thank you for watching here. Ano ito? Sa Hong Kong. Okay. Thank you po. Sana ingat din po kayo dyan. Ingat din. Isel Hiromi. Hi, Sir Mike. Good evening po sa inyo. Gemma, so, ano ha? From, watching from La Union. Uy, kumusta ho mga taga La Union? Kunting oras na lang, Baguio City na. Diba, packet na lang. Elizabeth Garcia. Hello po, Sir Mike. Watching from Saudi Arabia. Ayan o, taga Saudi. Delia, Pogograd, ano ha? Pogograd, good evening, Sir. Watching from Milan, Italy. O yun. Kumusta ba sa Italy? Malamig. Malamig-lamig na ba sa inyo? Marami ng mga lugar na may mga malalamig-lamig na ho ang sitwasyon. Imelda Sangalan. 7:30 a.m. here. Winnipeg. Uy, sa Canada naman ito, di ba? Okay, tapo ha. Taga Canada. Congratulations sa iyong program. SMNI, ho. Thank you. At saka kay Attorney Suplico at saka kay MJ Mundial, ho. Thank you. Thank you sa aking mga kasama doon, mga partner. April, thank you, ha. Okay. Sige, si... di ba, nabanggit ko na kanito. Rowena... Pineda, nabanggit ka natin kanina. Thank you. No, sa iba pa, baka hindi ko nababanggit yung iba. Ha? Beth Ariola, good evening, good afternoon from Qatar. Oo, tama. Hapon sa Qatar. Middle East yan eh, di ba? Ah, taga Qatar. Si Murado Maricel ay nanonood from Northern Samar. Kumusta po kayo? Roxanne Manalili. Okay?
Always watching from Israel. Ayan. Obvious na taga-Israel talaga. May plug pa nga ng Israel eh. O Campo Pebe. Ano ha? Hi, Sir Mike. Good evening po. San Chai. Aba, okay. Hi po. From Macau. Ayan. Ayan naman pala eh. Lagi po akong nanonood sa inyo. Thank you po. Isa po akong OFW. Salamat ha. San, ano ha? Ingat lang po kayo dyan. Lahat ng OFW. Crisel Abalos, San Juan. Hi, Sir Mike. Watching from Hong Kong. Okay, thank you. Karomi Isla. Uy, si Karomi, kumusta na? Nanonood kami ngayon dito sa Spain. O, sino ba mga kasama mo dyan? Pakibanggit mo nga at mamabanggit natin. Maraming kababayan tayo dyan sa Spain, sa kung saan saan party sa Europe. Karomi Isla, pakibanggit mo kung sino kasama mo dyan. Almera. Ito, hindi nabanggit na natin kayo. Thank you, ha? Kim, ito. Si Kim Kin Yu. Isa sa mga suki natin ito. Magandang gabi po, Sir Mike. Abi, ho, di in, ano, dinner na, ano, sige, dinner na, tama. Kasi gabi na. Dinner na nga. Thank you, ha. Ito yung binibiro ko na, ano, hindi ko man siya kilala, pero yung kanya kasing pangalan, tatlo eh. Tatlong apelido pinag-isa. Kim, Kin, Yu. Ha? Pero nasa Hong Kong siya. Pero Pilipino daw siya eh, Pilipina. Okay, Maria Matalang, nabanggit ko ng kanina. Alit daw pala si Kim. Ah, okay lang. Ah, di ba? Uy, si Maria Rapis, ano ha? Saan ito galing? Wow. Ha? Sa Norway, sa Europe. Ayan. Ito rin nababanggit ang Norway. O nga pala, meron tayo tayong taga-subaybay, mga taga-Norway. Inusubaybayan ko po kayo at saka ni TP daily. Salamat to. Thank you time. God bless din po sa inyo. Lagi pala siya nanonood sa aming usaping bayan sa SMNI News Channel with Thinking Pinoy. Yung nga po lingkod si Mike Abi nga po ito. So kami. Yun ang papansin, mga ilang linggo na kami ni TP, di ba? Masaya. Masaya at malaman ang mga pinag-uusapan namin dyan. Sige. Yeah, Lydia, ano ho? Ano ito? Tagasan ito? Uy, okay. Just finished lunch. Oh, nag-lunch na sila. So, saan ka? Tamba yung ano? Pagkatanghalian ngayon, ay sa party yata ng Europe yan o dyan po sa may gitnang silangan. Okay, si gandang gabi po. Ano? Ilaman, ano ito? Ilaman Chica. Okay. Mickey. Wah, Mickey yung talaga. Good evening daw. Sige. Yes, James. Good evening. Good sa inyo. Okay, Sir Mike. Watching from Sweden. Ayun, oh, mga taga-Sweden. Oh, kasama yan, Sweden, Portugal, kung saan party ho sa Europe yan. Marami dyan. Ano? Bong nuts, ano ha? Hello, Sir Mike. Watching from Malaysia. Merci, Asis. God bless po, no? Mike Abis, thank you. Mabuhay po kayo. Thank you. Amora. Amora Beth. Hi, ano ha? Hello, hello po, Sir Mike. Magandang hapon po. Ayan, hapon, gabi na ho dito sa Pilipinas. Nabanggit ko na kanina si... si Crisel Abalos, San Juan, watching from Hong Kong. Sir Mike, thank you, taga Hong Kong. Janet Pinalosa, okay, binanggit Pinalosa family, taga Tarlac daw. Alam ko ba Pinalosa family, taga Mindanao. Anyway, marami naman ganun talaga. Kahit nga yung abi, nung araw, ang abi, Mindoro at Batangas lang. Pero dahil nga po sa nakikita tayo, napapanood tayo, madalas, aba, dumadami na tayo kamag-anak ko. May mga taga Sambuanga at may taga Davao. Tama ka? Sambuanga. At saka mayroon pa nagpakilala sa akin, taga Visayas eh. Samar ba yan o Eastern Samar? Basta taga Visayas. Abi din ako sila. Okay lang yan. Sige. Madami talagang Ronald Diaz, ano? Watching from Ghana, West Africa. Nasa si Arlene? Hindi naman magparamdam eh. Tulog yata eh. Arlene Ocampo, ano? Diyan sa New York City. Ano bang oras sa New York ngayon? Para yata, ang alas 8 yata o alas 7 na umaga, conforme. Sabi ni April, dami mong fans abroad, Sir Mike. And, okay lang, thank you, April, ha? Okay? Si Lin, ano ha? Okay, hello, Sir Mike. Enjoy watching from Madrid, Spain, taga-Spain. O, sige, ingat yan. Ha? Salivo, ano ha? Lani. Okay? Tapos lang yan. Thank you. Salamat po. Teresita, ano ito? Ending. Good evening. Good evening din po. Watching from Japan ito. Yung plug niya, Japan. Ha? Glenn Chabinha. Okay? Lagi po na ano yan. Nakapokus lang lagi ang DepEd sa NCR. Yun. Department of Education, nakapokus lang daw sa NCR. Mas kawawa talaga ho ang mga... yung mga na hindi naaabot ang mga programa o yung mga liblib na lugar, tama po yan. Alam nyo, kaya nga binabantayan ko ito. Dapat talaga maging transparent na po ang DepEd. Yan, i-comment na ganyan.
masusing imbestigahan talaga at ang mga budget. Tama, kaya ho binabantayan ko. Okay, mag-alala po, Glenn. At binabantayan ko po yung mga, lalo nito mga budget, kung hindi man lahat. Kasi mahalaga po yung pagtalakay ng budget na maging parehas ang distribution nito sa bawat region, bawat department. Medyo malungkot lang yung budget sa Department of Health ay maliit. Uy, speaking of Department of Health, at kasama dyan ang PhilHealth. Meron pong ultimatum si Pangulong Duterte na kautusan. Sandali lang, itong ating mga nanonood. Talakayin ko lang ito sa PhilHealth. May utos po ang Pangulong Duterte kay President Dante Giran ng PhilHealth na dapat po ay, ano tawag ito? Dapat po ay pagdating ng December ay malaki na ang pagbabago dyan po sa PhilHealth. Yan ang ultimatum ng Pangulo. At managot ang dapat managot. Yan po yung tagubilin. Ilang beses na sinabi ng Pangulo. Kaya nga po yung Task Force PhilHealth na nag-imbestiga, nag-rekomenda na ng tatlong kakasuhan, ay meron pang ongoing investigation ayon po kay Secretary Guevara naman ng Department of Justice. Ayan. Kaya huwag kayong mag-alala. Binabantayan po namin ito. Lahat na ho mga malalaking issue rito sa Pilipinas, binabantayan ko yan. At kung anong update pinaparating natin, dahil lalo tigit sa ating mga kababayang malayo rito, para direkta ho nalalaman nyo kung anong totoo. Kasi hindi ko naman ho sinasabi lahat. Ano ha? May mga ibang nagbabalita na propaganda, mali, or fake news, or kung anong agenda. Ako wala naman ho ang agenda. Agenda ko lang talaga ay sabihin ang totoo or magpakatotoo na tayo sa kung anong nangyayari sa ating pamahalaan. Dahil yan ang gusto ng ating Pangulo at gusto nating lahat. Pagbabago. Eh kung magsisinungalin, magkakaroon pa ng fake news, so hindi yan pagbabago. Although yung iba, iba ho ang paniniwala. Lalo na po yung mga political opposition at saka ho yung mga galit sa gobyernong ito. Hindi ko naman kung bakit sila nagagalit. At tapos na nga, one year and nine months na lang ang Duterte administration until now hindi pa nila matanggap ang ating Pangulo. Yan ang masakit sa ating buhay pampolitika sa ating bayan. Ha? From day one hanggang sa huli, hindi nila matanggap pagka yung kanilang kandidato hindi nanalo, yung nakaupong presidente, ayaw nila, binabanatan hanggang sa huli. Grabe kayo. Almera, okay. Ayan, nabanggitan natin ito. Kung papayag sila na, mapalitan daw ho, Sir Mike. Kapit tuko. Kapit tuko, sino? Si Speaker? Hindi naman magpapalit pa sila. Lulu Rivera, hello. Watching from Japan. Kumusta po ang mga taga sa Japan? Ingat-ingat lang po kayo. Okay. Pau Ortega, no? Good evening, Sir Mike. Pro-Constitution Reform. Okay. Okay. Ito, People's version daw ni Bimbim Marcos, Sara Duterte. Okay. Ako yung nag-umpisa niyan na magsalita niyan eh. Ako yung magunita nung ilang linggo ko nang binanggit niyan na ang maaaring kandidato ng gobyerno, pwedeng pagpilian. Hindi naman official, pwede. Bongbong Marcos for president o Sara Duterte for vice president. Vice versa o kaya Sara Duterte for president or Bongbong Marcos for vice president. Yan ho yung pinakamalakas ngayon. Pero pwede po mangyari. Anything can happen sa Pilipinas, ang politika. Yan ho yung napapag-usapan. May nag-survey na nga eh. Alam niyo yung survey ng isang araw, lumabas parehong 97.5 at saka 96.3. Hindi nakakalayo. Yung dalawa. Sa survey po na ako nag-umpisa niyan eh. Nung araw, hindi naman ho binabanggit yan eh. Ako yung nag-umpisa ho sa television, binanggit ko yan na posibleng kung kakandidato itong dalawang ito, napakalakas na kandidato ng gobyerno. Pero yun ang aking sa sariling sa pantaha dahil hindi pa naman official yan. Dahil nga po sa sila naman ho magde-decide. Pero nagkaroon ng survey, aba, umabot po ng ganun. 95 o 97.5 yung isa naman, 96.6, parang ganun. Percent po, ha? Ganun kataas. Ha? Wala po ho nag-i-endorse. Ako pa lang ho nagbanggit. Aba, si Yoni. Yoni Martinez is also watching. Nasa, ano ba ito? Sa Saudi? Ha? Kumusta na Yoni Martinez? Ano ha? Ang Martinez family sa Gitnang Silangan at dito ho sa Mabini, Batangas, sa mga taga-Batangas. Thank you, Leonie Martinez. Alam ko dyan ay alas 3 ng hapon. Bernadette Reclamante, okay, is also watching. Sir Mike from Bahrain. Yan, kumusta yung mga taga-Bahrain? May magandang balita sa Bahrain, di ba? Magre-resume na daw yung ano? Magre-resume na daw po, magbibigay na uli ng visa para makabalik ang mga Pilipino sa Bahrain. Ama, si Mel M. Mero, ano? Belated happy birthday. Nalimutan kong banggitin kahapon. Birthday nito kahapon, isa sa ating mga regular ding listener mula po ito sa Thailand. Ang Thailand tuloy, Taiwan. Sorry. Taga Taiwan. Mel, meron ano ha, happy belated happy birthday. Hindi ko nakalimutan kung kahapon na banggit, ano ha, birthday niya kahapon. At taga
Taiwan. Kumusta ba sa Taiwan? Lumalamig na ba? September na ngayon eh. Laman naman Taiwan, lumalamig-lamig din dyan. Ang Elena, thank you to you. Good evening, sir. From Japan, thank you. Vilma Suarez, lagi po akong nanonood, nakikinig po sa inyo. Good job. Thank you po, ma'am. Thank you po. Concepcion de Los Angeles, good evening, Sir Mike. Thank you po. Ayong iba, nabanggitan natin. Sige, maya-maya ulit. Sandali lang, ha? Nabanggitan natin itong sukol sa PhilHealth. Kaya ko binabanggit yung PhilHealth, hindi ko binibitawan itong isyong ito dahil pera po natin ang nandyan. Na nawala, bilyon-bilyon ang nawalang pera. Kaya maraming kinasuhan, maraming nag-imbestiga dyan. May warning nga si Senate President Tito Soto. Ano sabi ni Senator Tito Soto? Ayong mga taga-executive department, hindi niya binanggit ang pangalan eh. Pag hindi kayo rumispeto doon sa aking aming recommendation ng Committee of the Whole, na dapat ay kasuhan si Secretary Duque at maraming opisyal ng PhilHealth, mananagot kayo. Ibig sabihin niya, pag dumating sa budget hearing, deliberation sa Senado, ang mga proposed budget ng Executive Department na hindi naniniwala at kukontra sa Committee of the Whole Report, ay baka maipit ang budget niyo. Wala tayong magagawa. Yan po yung power ng Congress at Senado, ng mga congressman at senador. Pag budget hearing, budget deliberation, ang mga taga-executive department, luluhod talaga kayo sa kanila. Hindi naman asking talagang luluhod, ano ha? O hindi talagang susunod kayo sa gusto ng Kongreso at Senado. Kasi pwede nilang i-hold ang budget nyo. Pwede kayong bigyan ng piso na budget a year. Ganun po patindi ang power nila. Ang Kongreso at Senado, walang power po na bawasan or dagdagan ang, anong tawag ito? Yung proposed budget ng executive department. Katulad itong 2021 budget na pinag-uusapan ngayon. Okay? For next year, 4.5 trillion. Hindi pwedeng bawasan yan, hindi pwedeng dagdagan. Ang power ng Congress at Senate, realignment. Pwede nilang ilagay yung budget sa isang department, pwedeng bawasan sa isang department, vice versa. Ganun po. Pwede kang hindi bigyan ng pera, piso budget, sa isang taon, yun ang masakit. Pag hindi kayo nakipag-coordinate. Kaya yung warning ni Tito Soto, yun yung kanyang karapatan. Na yung mga hindi po naniniwala sa committee report, yung Committee of the Whole Report, si Duque at iba pang opisyal ay dapat managot, ay pwede ho kayo. Ayan, si Arlene Ocampo nagparamdam na. Good evening, Tito Mike. Thank you, thank you. Abot ako ha, sa live. O, sige, Arlene, ingat ka lang. Si Arlene Ocampo ay taga dyan sa New York City. Kumusta ba Arlene dyan sa also watching? Arlene, kumusta ba dyan? Malamig-lamig na ba dyan? Arnel Borillo, ano ha? Sir Mike, salamat sa pagmalasakit mo sa ating pamahalaan at kay Pangulong Duterte, PRD. Ano? Mabuhay po kayo. Thank you po. Actually, lahat tayo magmalasakit sa ating bayan. Ako, akin ho kasing prinsipyo at aking paniniwala, after election, kung sino ang presidente, tulungan natin. Wala tayong magagawa. Kasi pag sinabi ng Kongreso na siyang mayroong power, nagkaroon ng election, nagbilangan, pag sinabi ng Kongreso, at nagsabing ito ang presidente, ito ang vice president, wala tayong magagawa. Yun na ho yun. Nasa ilalim ng saligang batas yan. Kung may mga protesta kayo, magpunta kayo sa Presidential Electoral Tribunal. Pero hanggat hindi ho nag-decide ang PET ng mga inyong protesta, wala tayong magagawa. Yung kung sino i-declare, yun ang aking nire-respeto na Pangulo at Vice President. Sinabi na po doon sa mga makalene, pero wala tayong magagawa. Ay nabitin lang yung kailang mga hearing sa kailang protesta dyan po sa Presidential Electoral Tribunal dahil sa COVID. Ang pinakauling hearing, sabi sa akin ni Bumbong Marcos, na ma-interview ko isang araw, ay nung pang last February. Uy, tagal na. So, hindi pa maliwanag until now. Although, nagsasabing dapat mag-declare na ang Presidential Electoral Tribunal kung sino ang nanalo at kung ano man. May problema pa rin, si Justice Leonen. Ako, siya ang ponente dyan ho. Siya yung mag-decide dyan eh. Eh, alam mo naman, di pa ho tapos. Okay, o, tama, si Arlene Ocampo nga, nandiyan nga po sa New York City. Thank you, thank you. Margin Balance, ano ha? Podok Balance, maayong gabi. Thank you, maayong gabi. Okay, Mike Abe, ano Mike, okay? From, ano to? Watching from Singapore. Rogelio de la Serna, watching from Dallas, Texas. Okay? Ayan, thank you ha. Tama si Marilo Paranda, nabangit ko na, taga Hong Kong, ano ha? Thank you po. Si Ram Uyangdila, okay? Good evening, Sir Mike, from Hong Kong. Ah, okay. Nabisi kanina o nabisi kayo? Okay, line niyo ko naman kayo kung gano'n. Okay. Sabi ni April, ito ang programang napapanahon, hindi bias. Ay, April, thank you ha. Thank you, thank you, thank you ha. Ingat-ingat lang. Jan Morales, ano ha?
Sir Abby, ano, good PM po, sir. Okay. Thank you, thank you. Marilo Di Castro Molawin, attorney, more power po, maging magaling ka. Ano? Have power, thank you, ha. Romel David, Sir Mike, from Baguio City. Uy, kumusta sa Baguio? Malamig-lamig na? Malamig na ba, Romel, sa Baguio City? O, no, sa gabi lang? Okay. Sige, thank you, thank you. Oh, sabi ni Arlene, Tita Vilma, ano, ikaw na lang ang... Pero pa siyang ganun, ha? Thank you, Arlene, ha? Okay, sige, salamat po. Ayun, doon sa ating mga nababanggit nandito, ha? Bing Sophia, ha? Cordoba. Hello po, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Thank you, salamat na sabi ni Arlene. Joseph Med, ano, ha? May taga-Japan kang ito. Ano ha? Ito, kamag-anak pa ito. Kamag-anak. O, si Prime Minister Abe. No? Sabi niya, kamag-anak ko, pero hindi eh. Ano ba siya? Ay, nag-resign na eh. Kasi may ano, nag-resign yung Prime Minister. Alam mo sa ibang bansa, pag kami problema sa kalusugan or kaya nachichismis sa kung ano, nag-resign eh, dito sa Pilipinas, hindi eh. Iduki nga, ayaw mag-resign. Katakot-takot na ho yung ang presidente lang may tiwala sa kanya, ayaw pa mag-resign. Parang inalala ko yung sa, nabalitaan ba nyo yung nangyari sa ano, sa, nung last month pa lang ito eh. Tama, nung August. Yung Prime Minister, Ministry of Finance. Parang dito ho, it's secretary ang ka-level niya, cabinet secretary. Ministry of Finance ng Canada, nachismis lang na mayroong something dun sa kontrata. Charity pa yun ha. Alam mong ginawa ng Ministry of Finance nila? Nag-resign ka agad. Anong patindi sa kanila? Doon naman sa Brazil, yung Ministry of Health, eh, iba yung paniniwala tungkol sa kampanya laban sa COVID, doon sa presidente ng Brazil, hindi siya, parang sabi niya, hindi sila nakakasundo, nag-resign kagad. At naging tama siya, kasi nung una, di ba, yung presidente ng Brazil, ayaw maniwala sa COVID, ayaw mag-face mask, nagrarally pa nga siya, parang wala yung COVID, parang gano'n, hindi siya niniwala. O nung tamaan yung mga tao. Yung binabanggit natin doon po sa Brazil, yung presidente nila ayaw maniwala sa COVID. Nagparalipat kung ano, bandang huli siya, tinamaan o naniwala na. To, tama yung kanyang Ministry of Health Minister, yung minister nila, nagkatotoo. Yun eh, mga ganon. Dito naman sa Pilipinas, ito ang ating health secretary, sabi ko nga, si Pangulo na lang ang naniniwala sa kanya. Pero, anong tawag ito? Nandyan pa rin. Hindi umaalis. Hindi, okay naman. Ito, okay na. Ayan. Diga. Di ba? Grace Caballero Pilapil. Uy, taga ang Pilapil, di ba? Ang pang-Pilapil taga Bintagano yata ito, mga taga Sursogon, taga Bicol. Eh ko lang Marini something, di ba? Pilapil. Pero naalala ko si Ed Pilapil ng araw. Postmaster General pero wala na siya. Taga Hong Kong, Beth Maura, ano ha? Good evening taga Taiwan daw, watching from Taiwan. Alice Lisa, ano ha? Watching from Germany. Good evening po Sir Mike. Joseph Med, thank you. Christine, nabanggit natin ito kanina. Salamat po. Mabuhay po kayo. Okay, ano itong lockdown na ito sinasabi niya? Hello, Sir Mike. Good afternoon po. Very po happy. Okay, saan ito? From Israel. Sad, ano? Ano daw? But sad to say, ano? Ano mayroong lockdown daw? 3 weeks? Saan? Sa Israel? Ha? Happy weekend po. Ganun. May lockdown daw po ng 3 linggo sa Israel. Sabi ni Christine, mayroong ano? Nagit Birebe, ano ha, meron tungkol sa COVID ito kasi anong tawag dyan? Nag-lockdown daw. Naku ba, 1 hour na tayo. Parang kala ko, umpisa ko pa lang. Paano ba? Baka magsawa kayo, marami pa sanang iso. Pero siguro pag susunod na araw, ano? Okay, sige, salamat. Yun. 8, tama ba ito? 8:50 raw ng umaga sa New York City, sabi ni Arlene. Tama, thank you Arlene Ocampo ha, ganun na pala, no? Galos 7 ng gabi sa kanila. Halos paras-paras dito. Umaga naman, umaga doon, gabi rito. Conforme ho kasi sa Escocia, sa parte ng Chicago, iba. Mag-alas 8 ng umaga doon. Sa New York naman, mag-alas 9 na pala. Justin Buhi. Good, mabuhay po kayo, Kuya Mike. Kuya Abe, Mike lang po. Hindi ho Abe, Mike. Apelido ko po yan. Bobira. Hi, Sir Mike. Okay, thank you. Ingat lang po. Sabi ni Bobby, ano ha? Okay, Sir Mike. Ano ba? thank you. Ang guwapo ni Sir. Thank you. From Germany. Ha?
Sige. Ito, sinasabi ni Elmera, ay ayoko nang banggitin, meron daw nag-fake na naman ang news. Ay, talaga, oh, meron talagang gumagawa ng ganyan eh. Judith, ano ha? Hello, Kuya Mike, from Hong Kong. Good morning po sa inyo, sa mga good evening po sa mga taga-Hong Kong. Sana po Duterte ang maging presidente ulit. Ayan, sabi ni Angelina. Well, mag-i-election pa tayo. Ha? Ano ito? Pulong Duterte for president. Sinong pulong? Ah, si Paolo, yung anak. Ah, ganun ba? Sabi naman ni April, ni Bongbong Marcos, Sara, 2022. Okay. Iboboto ang tandem na yan, Sir Mike. Nori Soriano. Hello. Ha? Okay. Good morning. Sino ba ito? Bilis. Chowlen. Kala ko level na ng Pilipinas. Ha? Nagkaroon daw ho ng Pilipinas. Ayaw sa Pilipinas. May problema ho. Hindi pa ako tapos dun. Yung pala yung mga lumalalang dagdag, mga dagdag sa mga prop. Hindi nga nawawala yan. Grabe po ba, ano, budget talaga. Tulog sila kay, ganun, sabi ni Kim, natulog. Yung binabantayan natin yung budget. Ah, okay, mag-alala. Rinalda Tubiraw, hello po, maayong buntag. Rosemary Soria Amili. Okay, watching from Syria. Uy, mga taga Syria. Sige na nga, banggitin na natin itong problema ng ating OFW. Habol na natin ito. Kasi bala ko sana 1 hour lang tayo, pero nag-overtime naman tayo, okay lang ha. Total, nandiyan kayo eh, at gising na gising. Kasi nga umaga, tanghali, at sa buong mundo, gising ang mga Pilipino. Gising ang ating mga taga-subaybay. Kasi nga po, inuulit ko sa Amerika, sa ibang parte sa Amerika, ay umagang-umaga ngayon. Alas 9, o alas 7, o alas 8 na umaga. Sa buong Amerika yan. Kahit anong okay, kahit saan lugar kayo dyan. Sa Canada, ganun din. Sa Europe naman, ay hapon. Ah, alas 3 na siguro. O mag-alas 4 na. Okay, sa Europe, sa Middle East, ganun din. Well, ito. Unahin ko lang ngayon sa, alam nyo, meron po kaming dating kasamahan sa media na si Jess Garcia. Ang gitin natin ang pangalan. Yung kanyang kapatid, may anak na dalawa. 2014 pa, nung kuhanin ng embassy. Philippine embassy dyan sa Australia. At para pinalabas na napapabayaan daw ng magulang, alam mo naman sa ibang bansa, pagka mga bata ay napabayaan doon ng magulang, kinukuha. Pinapalabas na napapabayaan, pero 2 taon, hindi, 6 years na, hindi naman totoo daw na pinabayaan. Tapos may mga iba-iba pang mga allegation kung ano-ano, hanggang sa lumala ng lumala. Ngayon, pati yung embassy or yung consul general ng Australia, eh parang pumapabor pa doon sa maintindihan eh. Isipin mo, napakasakit ng mga magulang na yung anak mo, dalawa yung anak mo, pagkatapos, 6 na taon na wala sa'yo at kinuha ng embassy ng DSWD o something parang ganun. At may mga kaso na kadimandahan pa. Bay, masakit po yun. Bakit hindi ibigay doon sa totoong mga magulang? Yun pong, anong tawag dyan? Yung bata. Ayan. So, problema pa rin. 3 senador na ang nilapitan dito sa Manila at kami ho sa media nilalapitan din. Eh, matalas po, kung tinatalaki ko yan, bakit nga ba hindi ipagkaloob? Bakit hindi ibalik? Kung mayroong kaso, eh sige, tuloy ang trial, pero ibalik sa mga magulang yung mga bata. Isipin mo, 6 na taon na. 2014 pa yan. Di ba napakasakit? So, hindi pa ho tapos yan. Ngayon, ang sabi, ang pinakahuling report kanina, ha? Ang sinasabi, nung mag-meeting kahapon, ang gustong palabasin ng consul general, ng mga staff ng consul general natin, abay, hanggat wala daw go signal, si Secretary Luxing dito sa Manila, ng Department of Foreign Affairs, hindi sila makakagalaw. Dahil wala raw pera, kung anong dahilan, ba naman? Bakit kailangan po ba ng pera doon? Eh, di ba? Kung may kaso, eh, dituloy ang trial, pero ibigay naman ninyo sa inyo pong mga kamag-anak, sa inyo pong mga, ano tawag dito, sa ating mga kababayan, yung justisya, justice. Masakit po sa isang pamilya. Ang, ganun. Okay? Sa Australia po yan, ha? At, yan yung i-addit po kayo kung anong nangyayari. Masakit nga po yan. Lumalaki yung mga bata, wala sa kanila. At ang sumbong sa akin ni Mr. Garcia, dahil Garcia family po yan eh, para bang gumimik lang yung embassy para lang ma-justify na meron silang ginagawa para tuloy-tuloy ang supply ng pera. Alam nyo, ang ating mga embahada, hindi naman lahat, pero maraming embahada sa abroad, Philippine Embassy, Consul General's Office, ano ha? May mga budget po yan galing sa iba-ibang department dito sa Pilipinas, especially hindi lang ang Department of Foreign Affairs, hindi lang Department of Labor, pati ho yung DSWD. Parang ako sa pagbibigay ng kalinga or alalay sa mga Pilipino sa abroad. Sabi, parang pinapalabas sa akin, sabi ni Mr. Garcia, ginawa lang nilang taga-embassy yung pagkuha dun sa 2 bata at pinalabas na napapabayaan ng magulang para lang ma-justify at mabigyan sila tuloy-tuloy ang supply ng budget mula sa Manila. Paano lupit nun? No?
Tapos kaya may problema na hindi ma-action ang dahil wala raw pera, kailangan ang secretary ng Department of Foreign Affairs, Teddy B. Luxin, pa ang magkaroon ng go signal. Imagine, kami sa media tumutulong. Tatlong senador na po ang tumutulong. Hindi pa rin ipagkaloob yung justisya. Just imagine, kahit na sa abroad, kawawa talaga. Ito pa po yung sa Syria, ito yung mabigat. Na hindi po yung mga gunita, madalas ko tinatalakay sa Syria. Mga 52 lang po yung mga OFW sa Syria na ipit ng gera. Yung iba ho, yung ibang mga OFW na mukhang maganda naman ang buhay. Pero yung 52, yung napakasakit. Ang hirap ng buhay nila doon. Maliit ang sweldo sa mga employer, may sinasaktan pa. Tapos parang may sindikato pa doon sa embassy na kapag ibinebenta or yung mga kontrata, hindi nasusunod. Minsan wala talagang kontrata. Ibinebenta sa ibang mga employer, eh problema, nahaharas. Isipin mo $300, $200 lang ang sweldo. At pagkatapos, pagka tumakas sa mga employer, itong ating mga kababayan, pupunta sa embassy para humingi ng tulog o kung saan man, aba ang gagawin ng embassy, ibinabalik sa mga employer. Kasi mukhang may sindikato. Pagka hindi kasi ibinalik, wala silang kita. Parang ganun. At yung talagang hindi na bumalik, kinukulong naman doon sa parang shelter doon sa embassy at nagugutom naman. Nakapadlak yung pinto. Ilang beses na hong napublish yung nakapadlak ang pinto. Paano makakalabas yung mga tao? Kaya kung meron tumakas na, meron nagtangkang magpakamatay na hospital, hindi na ho nabalitaan eh. Yan ay sa loob ng embassy. Okay? Ayun hong ibang mga Pilipinong nasa hindi pa ho nakakarating ng embassy o kaya mapunta ng embassy dahil hindi nga ho sila makahingi ng tulong, nagpapabayaan pa nga. So yan ang problema ho dyan. Kakaunti na nga yung mga Pilipino sa Syria, hindi pa ho natutulungan ng ating embahada. Ang balita ko eh, nagtatawa ng paraho. Pero Mr. Ambassador, pasintabi na, hindi kita kilala ng personal. Alam mo ba, nagbibigay sa akin ng impormasyon, kaya lihiti mo yan. Hindi nagsisinungaling ng mga FW. Hindi lang ho tagalabas ng embassy. Dalawang staff mo dyan sa embassy ang nagchat-chat sa akin. Hindi ko na i-re-reveal yung pangalan eh. Informante ko yan eh. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ko sasabihin ang pangalan yan. Dalawa mong empleyado ang nagsusumbong sa akin kung anong mga ginagawa mo. Diba? Hindi mo talaga tinutulungan. May kahapon nga, may nagsabi pa sa akin, hindi ko sigurado, pero ang report sa akin eh. Yung mga may kasong OFW dyan, sa halip na ipagtanggol mo eh. Parang kinakampihan mo pa yung korte dyan. Parang ang dating, hindi ka na Pilipino, taga-Syria na. Ang kinakampihan mo. Abay, di ba napakasakit niya? Eh si Teddy B. Luxin, kaibigan ko Secretary Luxin. Dati rin media niya, dati rin taga-EBS-CP nung araw. Ewan ko, ibang-iba na yan, napunta sa gobyerno. Hindi ko maintindihan. Ano ba meron sa gobyerno? Bakit pag nasa sa, pag matagal ng panahon, wala ka sa gobyerno, ang daming alam, ang daming sinasabi. Pero pag natin sa gobyerno, parang nagbubulag-bulaga na. Imposible hindi nakakarating sa opisina ng Department of Foreign Affairs ang problema niyan sa Syria at sa ibang embassy. Halos araw-araw nasa media, araw-araw tinatalakay, pero hindi ho sila gumagalaw. Yan. Sabi ni Angela tuloy, kapwa mo, mahalin mo. Uy, si Mary Ann. Good morning. Parang nakita ko dito si Mary Ann taga sa US yan eh. Also is watching. Thank you, Mary Ann. Thank you. Sony M. Dalisay is also watching. Nasa Europe naman ito. Ellen Partera is also watching din. Parang si Helen, baka na yung apelidong yan. Foreigner eh. Baka nasa malalayang lugar ito. Lore Pace, Biskera, Anyo Nebo is also watching. Okay, si Angela, nabanggitan natin kanina ito. Thank you, ha. Salamat po. Kapwa mo, mahalin mo. Correct. Talo ba ang, talo na ba si Bongbong Marcos? Okay. Anong talo na ba si Bongbong Marcos? Anong talo na? Di pa, may protesta pa ho. Kung tatanong mo yung protesta sa Presidential Electoral Tribunal, hindi pa nga tapos. Nabanggit ko ito kanina. Hirasita Briones Dolores. Good. Hello, Sir Mike. Okay, taga Japan. Okay, si... nabanggit ko na ito. Sige, nabanggit ko na ito yung mga pangalan ito. Ganun pa man, magandang natin. Wilma Doni. Okay. Yan, kumusta po yung mga taga Australia. Yan, binabanggit ko yung embassy natin sa Australia. May problema, ha? Yung Garcia family, hindi natutulungan. Aileen Arancelio. Good evening, Sir Mike. Watching from Hong Kong. Crystal JM Colon. Okay. Hi, Sir Mike. Watching from Davao City. Okay. Near KLC. Okay. Sa compound. Thank you, ha. Crystal Colon. Good evening sa mga taga Davao City.
Dito kasi sa Pilipinas, kapito ko, makakapal lang apog. Hindi lang apog, pati mukha. Lalo sa mga corruption, tama ka April, ano? Kung meron lang delikadesa, marami na nagbago sa Pilipinas. JC James, ano? Sir Mike, dito lang po sa Pilipinas, ang mga corrupt na mga opisyal ay may mga, oh, oh, nga problema rito, hindi ng corruption, kakapalan pa ng mukha. Walang delikadesa. Alam nyo kasi tulad itong kay Duque, ano? Pasintabi yan, trabaho lang, walang personalan. Adriano Cunanan Jr. Hello, Sir Mike. Hello. Nakapanood. Okay. Nakapanood daw sila from Riyadh, Saudi Arabia. E si Duque lang ho. Kung mayroong delikadesa, nasisira na dadamay ng Pangulo, dapat mag-resign eh. Ang lagi kong sinasabi, ang pinakamagandang gawin dyan, irrevocable resignation. Dahil ang ibig sabihin yan, ayaw mo na. Wala nang pwedeng pumigil. Kasi pagka, ang dalawa kasi ang format ng isang regular resignation paper na pwede po yung pag-aralan pa kung tatanggapin o hindi ng appointing power. Okay? Pero para hindi na pag-aralan, irrevocable resignation. Kasi pag irrevocable, babay na. Hindi gawin nigo ano eh. Miyak-iyak pa. Sabi ni Senador Bongo eh. Mangyak-iyak na daw si Duque kapag nakakausap niya sa maraming bumabanat sa kanya dahil palpak talaga eh. Sa Pilihan at Department of Health. Eh, para matahimik ang buhay mo at maharap mo eh maraming kaso, edi magpalit ka ng irrevocable resignation para magkaroon naman ng pagkakataon ng Pangulo na makapili kung sino ipapalit sa'yo. Although ang sinasabi, di ba, mahirap magtanggal ng sekretary habang may gera. Parang sa gera, bawal mag-recall. Hindi totoo yun. Ang Amerika, pag nakikipag-gera kahit sa buong mundo, kung saan-saan bansa, pag mayroong palpak na colonel at general, pinag-i-resign. Ha, di ba? Pinag-re-resign. Ano to? Sa Japan? Ano nga? Okay. Ano sabi to? Gusto rin po kayong mapanood ng anak ko na 5 taong gulang. Ha? Every morning. Uy, ganoon na. Crystal Colon, thank you ha. Sabi nito, wow. Gusto rin ako mapanood ng 5 taong gulang na bata. Aha. Okay, great, great. Saan ang pangalan ng bata? Ha? Hendry. Chris. Ayun. We are watching right now. Ah, ganoon ha. Crystal ha. Thank you ha. Thank you. Mabuti na habol natin. Yung anak niya daw ay 5 taong gulang, pero lagi daw ano ho, ay pinapanood po ng anak ko limang taong gulang every morning. Siguro dun sa ano, dun ba yun sa Usaping Bayan program sa television? Salamat po ha. Indri, Chris, thank you, thank you, thank you. Good, nasaan ba sila? Nasa mga abroad sila. Anyway, kung nasa San Man, good morning, good afternoon, good evening. Yan lang, para sigurado. Okay. Ano ito? Sabi ni Tessie Usman, dapat alisin na rin dyan ang pati yan, ano nga, yung mga pahayagan eh. Hayaan natin yung mga dyaryo. Susan Larga, Mantaring. Good evening po, Sir Mike. From Cubao, Quezon City, Pilipa, Abilino, Antian. Okay? Kahit 2 oras, Sir Mike, kasi gising kami. 4 PM dito sa Syria. Ayan, taga Syria. O ano? Diba yung binabanggit ko about Syria? Sabi ko kasi 1 hour lang tayo magsasama ngayon. Mabuti lang, walang pasok bukas, Linggo. O yan ang oras na. 9:20 na rito. Ha? 9:20 na po ng gabi rito sa Pilipinas. Buti lang wala akong pasok. Ha? Buti lang wala akong pasok bukas. Pero alam nyo, pag ako kasi napapaharap sa microphone, marami akong alam eh. Marami tayong balita. Hindi ko talagang dumarating sa ating kaalaman. Pero well, Okay. Cressy, ano ha? Hi, Sir Mike. Sige. Si Chelsea. Si Chelsea pala ito. Chelsea Binico. Ayun. Ay, kasama. Ito yung aming isa sa mga SMNI correspondent niyan sa Davao. Di ba? Chelsea, good evening. Kumusta na po? Ano ha? So, saan yan sa Davao? Kala akong sino ha? Okay. Thank you ha. Yung aming isa sa mga news reporter namin dyan sa Davao at sa SMNI. Okay, baby Kakay, baby Bakay, Andaba. Good evening, sir. Good evening po. Edna, okay. Panderlipi. Okay, good evening po. Watching from Hong Kong. Ako. Kamu na, parang hindi kayo napapagod ah. Di ba kayo napapagod? Ano sabi nito? Si Chelsea, ano ha? Ano pong masasabi niyo sa nagsabi sa Euro, ano?
Ano pong masasabi niyo ang European Parliament? Ano ha? Ibabaw daw ho ang judge kay Maria Ressa sa mga inakusahan ni yun, Maria Ressa naman. Sa mga inakusa sa kanya ng gobyerno. Well, alam niyo, ang demokrasya ay may mga limitasyon, ang karapatan ay may ang karapatan may mga limitasyon, anuman po kaso, local o international law, lahat po yan may mga limitasyon. Kahit na anong gawin po ng ibang bansa, ng pabor kay Maria Ressa, walang epekto sa Philippine government yan. Walang obligasyon ang Philippine government magpaliwanag sa ibang bansa. Kung gugustuhin at kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Kung gusto, okay lang. Alam niyo, ang pakikipagrelasyon po sa ibang mga bansa at anumang mga policy sa ibang mga bansa, yan ay una-una, bago nila implement ang mga policy o batas, dapat nire-respeto nila ang presidente o ang bansa, kung anumang bansa ito. Hindi pwedeng halimbawa ay nag-guilty ang Pilipinas sa anumang kaso sa iba sa abroad or hinaharas tayo ang ating gobyerno ng isang individual o kung sino mang grupo sa ibang bansa, sa mga international law, ang Pilipinas iluluod sa kanila, ang Pilipinas susuko sa kanila. Never! Hindi po pwede yun. Mayroong sariling batas ang Pilipinas. May sariling konstitusyon ang Pilipinas. No one is above the law sa loob ng bansa. Kung kayo man ay may reklamo sa Pilipinas at sa Pilipino at sa ating Pangulo at dadalhin nyo sa international community, hanggang dun lang yun. Walang kapangyarihan ang ibang bansang manghimasok sa mga internal problem, internal policy ng Philippine government, ng Philippine, sa ilalim ng Philippine Constitution. Yan ang tandaan nyo. Kahit po sa European Union, kahit pa sa United Nations, bago sila mag-decide, kinukonsulta na kanila hong kinukonsulta ang Philippine authorities o kahit na ho ang sinong presidente sa ibang bansa, kahit na po prime minister yan, hindi ka agad-agad na halimbawa nanalo or merong protesta ang Pilipino sa abroad, bigla ka agad sila mag-decide ng papabor doon sa nagpo-protesta. Hindi po gano'n yan. O pumabor man sila doon, pero yung implementation ng order, implementation ng kailang mga regulasyon, hindi ganong kadaling i-implement yan. Dahil lagi po mangingibabaw ang Philippine authority under our constitution, yan ang masusunod. Inuulit ko, walang pwedeng manghimasok at walang pwedeng makaalam sa mga internal problem at internal policy ng ating gobyerno. Kahit sino pa ang Pangulo. Maswerte lang tayo dahil may Pangulong Duterte na may tapang, may talino at abogado. E doon sa ibang mga presidente, wala tayong narinig na ganyan. Di ba? Ay ako, naniniwala po ang tama ang ginagawa. Kaya yung Maria Ressa at kung sino-sino diyang nagpupunta sa international kung saan-saan association, huwag kayong mabahala dyan. Publicity lang yan. Wala hong mangyayari dyan. Hindi susuko ang Philippine authorities, Philippine government sa kagustuhan ng ibang lahi at ng ibang mundo o ibang bansa o ng ibang mga batas. May sarili tayong kapangyarihan at batas na isinasa alang-alang. Ayan po yan. Uy, si Claire, si brother, nagising. Anong oras ba sa Vancouver ngayon? Brother, si Claire Abe, yung aking nag-iisang kapatid na lalaki, nagising na yata. Anong oras ba siya sa Canada? Hindi. Teka muna, sa ano pala ngayon sila eh? Sa California ay umaga-umaga. So, umaga-umaga rin pala dyan sa may parte ng Vancouver, Canada. Yun. Okay? So, ano, paalam na muna tayo. Isang oras kalahati na tayo. Baka naman kayo magsawa sa akin. Huwag kayo magsasawa, ha? Pag nagsawa kayo mawawalan. Hindi, joke lang. Pag nagsawa kayo mawawalan sa akin ng kalaman. Madami ho tayong mga nababanggit. Ha? At kung alam nyo, kung babanggitin ko lang sa inyo ang lahat ng nangyayari sa ating bayan, baka wala na tayong tulugan. Hanggang umaga na tayo, pero huwag naman. Okay, para hindi naman kayo mabigla. Tsaka alam ko, may mga trabaho rin tayo. May trabaho rin kayo. Ayaw ko namang abusuhin yan. Alam ko, kahit nakikinig kayo at nanonood, may mga trabaho po kayo. Lalo na ngayon. Itong ganitong oras, kaya pinili ko po ang ganitong oras. At sa abot po ng aking kakayanan, every Saturday gagawin natin ang ganitong oras tayo magsama. Kasi ito yung oras na tayo ay gising lahat. Kayo ay gising lahat. Ano? Kasi kahit na magkakalayo, nasa buong mundo, ano, sa halos 200 bansa sa buong mundo, ay may tagapakinig tayo, tagasubaybay, ay alam ko na magkakaibang oras pero gising sila. Dahil umaga o gabi, ano, hapon, sorry, umaga o tanghali o hapon. Ayan po yan. Pagka kasi umaga yung protest natin, kadalasan madaling araw, hating gabi, yan po sa Europe at Kitna Silangan, sa ibang bansa naman, eh alam mo na, magkahapon. Ay ma, itong ganitong oras, okay na okay, di ba? Eh, total, wala naman tayong ano, ako lang, pahinga ko, Sunday lang talaga eh. Kanina nga, nag-broadcast pa ako dun sa aking programang Sukatan, sa DCIR, kasi yung aking Sukatan, eh, meron pa akong Sabado. Hindi lang yung 1 p.m. to 2 p.m. every day.
Iba po yung television natin sa umaga. Kaya busy-busy tayo. Busy-busy talaga. Okay? So, paalam na muna. Thank you po, ha? Ingat po kayo. Ano, happy weekend dun po sa mga kababayan natin nasa sa malalayong lugar. Kasi weekend din sa kanila ngayon. Sa Amerika nga lang, umaga ng Sabado. Okay? Pero doon sa iba ho, ay hapon na Sabado pa rin. Ayan. Okay? Ingat-ingat lang po. Sana ay na-update ko kayo. Pero marami pa nga lang na mga balitang nangyayari. Pero sa susunod ng mga pagkakataon, huwag natin sagarin. Kasi baka maistorbo na kayo. Mahirap namang nakaka-istorbo ako sa inyo na masyadong matagal. Tuloy, 1.5 hours. Mahaba na ito. Baka magsawa naman kayo sa mukha natin. At saka atin ang mga pinagsasamahan araw-araw. Good evening po sa ating lahat. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Sana po ay safe tayo. Safe po kayo. Nandyan pa rin si COVID-19 na problema ng buong mundo. Huwag po nating ibabaliwala ito. Mag-face mask pa rin. Kung dyan po sa inyong bansa, kung saan kayo nandudun, binabaliwala na yung face mask, huwag kayong susunod yan. Ang kaligtasan nyo ay mula sa ating sarili. Huwag nating ipapaubaya sa gobyerno, huwag nating ipaubaya sa kapitbahay o kahit sino pa. Ang kaligtasan at pangalaga sa ating kalusugan, una, tayo ang magdidisiplina. Ating sarili ang ating disiplinahin. Ha? Ganun po ha. Kasi may mga bansa po na katulad sa Amerika, nakita mo may mga rally pa sa Amerika. May political rally sa Amerika kasi mag-i-election sa klas sa November. Grabe yung wala nang social distancing. Wala rin face mask sa Amerika yung mga nagra-rally na pabor kay Obama at pabor doon kay former Vice President Biden. Di ba yung nakalaban ni Obama? Vice President Joe Biden, yung dating Vice President ni Barack Obama. Yung kailang mga rally, walang social distancing. Walang face mask. Ako, delikado yan. Delikado. Ha? Sige, salamat po. Good night po. Good night. Ano ha? Good night po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, at magandang gabi nga po. Yung Apple Lingkod, si Mike Abi po ito. Huwag kayong makakalimut, ha? Mike Abi Opinions. Ano ha? Yan po ay nasa Facebook at saka ho YouTube. Ha? Yung aking YouTube channel. Mike Abi Opinions. Ano ha? Mag-subscribe po kayo doon. Ako, by the way, naalala ko yan. Marami na po akong video pong na-upload doon. Halos lahat ng mga importanteng mga pinag-uusapan sa Pilipinas. Nandiyan na po sa aking YouTube channel, Mike Abi Opinions. Ano ha? Huwag niyong kalimutan yung opinions kasi pag Mike Abi lang, baka kung saan kayong channel makarating. Hindi niyo makita ako. So yung Mike Abi Opinions, ano ha? Sa Facebook Live at saka po dyan sa YouTube channel. At na garantiya po, napakarami mga video ko dyan. Halos 3 hanggang 4 pa nga minsan eh. 2-3 hanggang 4 pa na mga video ina-upload dyan araw-araw. Okay? Kaya ma-update kayo. Hindi kayo mali-late sa kung anong nangyayari sa ating bansa at sa labas ng bansa. Ingat lang po. Magandang gabi po.